Hello guys, welcome back to my channel. Nandito po tayo ngayon sa optical, magpa-purchase ako ng eyeglasses para malinaw lang aking paningin. Tapos na tayo guys doon sa loob. Nasukatan na ako ng aking eyeglasses. Naghintay lang tayo dito sa labas na matapos ang paggawa ng eyeglasses ko kasi bawal mag standby doon sa loob. Dahil sa COVID na rin, COVID-19 na rin. So kaya dito lang tayo sa labas ng optical. So maghintay-hintay lang tayo ng mga ilang minuto guys. Dati guys, dito din ako nagpasokat ng ating eyeglasses. Mga 4 years na siguro yun. Kaya hindi na masyadong malinaw ang paningin ko kasi parang nag-expire na ang kanyang eyeglasses. So ngayon, nagpasokat ako ulit. So hintay-hintay lang tayo guys. Kasi sabi ng doktor mga 30 minutes pa bago matapos ang paggawa ng ating eyeglasses. Okay naman tayo dito sa labas guys, safety naman tayo. Wala naman masyadong mga tao dito kasi nasa second floor tayo ng building dito sa Ubay Public Market, so hindi masyadong maraming tao dito. Ang pumupunta dito ay yung mga tao lang na magpapasokat ng kanilang glasses. So dito, konti lang. Dito sa labasan, ako lang ang nag-antay kasi yung nauna sa akin, tapos na silang kumuha ng kanilang eyeglasses. Kaya ako na lang dito ang natira. Maya-maya guys, pupunta tayo sa loob at pakita ko sa inyo ang iba't ibang klase ng frames nila doon. Ang ganda-ganda ng mga frames nila. Pero kayang-kaya lang sa busa kasi hindi masyadong mahal. At pili kayo ng gusto mong frame na kayang-kaya mo lang bilhin. Naisipan kong magpalit ng eyeglasses kasi malabon ang paningin ko guys. Masisira ang ating eyes pag hindi na insakto ang grado ng ating eyeglasses. Dapat pagpalit tayo ng eyeglasses. Parang di kabuhi ka ba? Murang lain ay mungkin mong kukupoto, murang ka kasakaon, nga na mo na siya iba, tingin mo kung bili na si Ibu ang imuang eyeglasses. Kailangan mo nang magpatingin sa optometrist para alaman mo kung dapat bang papalitan ang inyong eyeglasses or hindi pa. Kasi ititest ka ng doktor sa loob at merong mga prosesyong gagawin niya para malaman niya talaga na yun ang insaktong eyeglasses para sa inyong mata. So kahit mata lang guys, kailangan din natin alagaan kasi ang mata natin ay very important. Palaging alagaan ang mata guys, at importante ang mata natin. So, medyo malabo ng ating paningin, kumonsulta na kaagad sa doktor para maagapan kaagad ang problema ng inyong mata. Bobby.
yung loob ng kanilang optical, guys. Ang daming mga friends dito, ang ganda ng mga friends, pero murang-mura lang. Yan. Tingnan nyo, guys. Ang ganda. Makapili kayo na inyong gustong friends dito kasi ang daming mga pagpipilian. At dito na kayo, guys, kasi ang bait-bait nila. Pati ang doktor, ang bait-bait din. At saka expert siya sa pagkuha ng inyong grado sa mata. Tignan ito, guys, mas ganda ng patayo pa ito sa kanya. Ayan si Dr. Guys. Oh, si Dr. Guys. Ang bait-bait ang doktor ito, guys. Dito ako palagi magpasukat ng eyeglasses ko. So guys, ang ganda. Kit nyo ito, guys, na sa Fundacion Obay. Nandito sa second floor na Obay Public Market. Dito natin napagsuan ang optical na pangmasa. Very affordable. Dito tayo, guys. Dito tayo, guys. Ang dami nilang discipline frames, guys. Maaalis kayo sa ganda ng kailang frame. Yan. Diba sila mga imported na frame dito, guys?
saving area, guys. Dito tayo pupunta pag pumasok tayo sa kanilang clinic. Then, punta tayo dito dahil dito ang doktor mag-introduce sa atin. Ayan, ang ganda. Pagkatapos, guys, dito tayo ititest. Ito ang testing room nila. So what are you waiting, guys? Punta na kayo dito sa Bernales Hospital na nasa Poblacion Obay Bohol, located at the second floor of the Obay Public Market. Ito na, guys, ang bago kong eyeglasses. Tapos na po. Ayan. So, ang ganda, guys, diba? At magpasama tayo kay Dr. Bernales na siya ang gumawa ng aking bagong eyeglasses. Ayan. Pwede ba, guys, ang ganda? Ayan si Dr. Welcome to my vlog, Doc. Punta lang kayo dito, guys, sa optical ni Dr. Bernales.